Alright guys, good morning. So Apollo Cabuloy nagsalita na at ang kanyang hamon laban sa mag-asawang President Marcos. Alright, ang malaking sabwatan umano. So pakinggan natin ang kanyang pahaya at kayo ang humusga. Alright, let's go. Ipabaliktad nila sa amin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. Ang tinutukoy ni Cabuloy ay ang kwento sa Biblia tungkol sa asawa ni Potiphar na nagbintang sa propetang si Joseph ng tangkang panggagahasa bilang ganti sa hindi niya pagpatol sa panunukso nito. Inamin naman ni Cabuloy na namamalimos ang grupo niya. Pero yung amin pong sinosolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataan Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Naunang sinabi na ilang testigo sa pagdinig ng Senado na pinangakuan silang pag-aaralin ng libre kapag sumali sa KOJC. Pero ginawa umanon silang pulubi na may kotang 3,000 pesos kada araw o di kaya'y papaluin at hindi pa kakainin. Muli naman naghamon si Cabuloy sa mga mambabatas sabay pagtatanggol sa himpilang SMNI. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalist ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Kinumalimos ng KOJC members. For the poor, may yumaman at may guminhawa, hindi yung mga mahihirap dahil yung ating mga witnesses ay nanatiling mahirap at nananatiling mahirap, pero may yumaman at yan si Apollo Cabuloy. Samantala, sinabi ni Cabuloy na nagtatago na siya ngayon dahil hinahanap umano siya ng CIA at FBI kasabwat umano sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino.